mga dahilan at epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Yan ang ating aalamin. Sa digmaang ito, katulad ng unang digmaang pandaigdig na hatitin sa dalawang alyansang militar, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang una ay Allied Powers sa pangunguna ng Great Britain ni Winston Churchill, Franklin Roosevelt ng US, Joseph Stalin ng USSR at si Chiang Kai-shek ng China. Ang ikalawa naman ay ang Axis Powers na pinamumunuan ni Adolf Hitler ng Germany, Benito Mussolini ng Italy at Emperor Hirohito ng Japan. Ang Hungary, Romania at Bulgaria ay kumampi na rin sa Axis Powers. Ang Germany ay patuloy sa pananakop at pagpapalawak. Nasakop na rin nila ang Yugoslavia at Gresya. At noong June 22, 1941, nag-utos si Adolf Hitler na sakupin ang USSR at tinawag itong Operation Barbarossa. Sa tindi at lakas ng pwersa ng Aleman, may mga bahagi agad ng USSR ang nasakop ni Hitler. Pero dahil sa matinding taglamig sa lugar at pwersa ng USSR, napigilan ang tropa ng Aleman. Sa kabilang banda, habang namiminsala ang hukbo ng Nazi sa Europe, ay naghahanda naman ng hukbong Japan sa pagsalakay sa Pasipiko. Upang ito ay masugpo, pinatigil ng United States ang pagpapadala ng langis sa Japan. Nakipagtalastasan ng Amerika at Japan para maiwasan ang krisis. Ngunit habang pinag-uusapan ng kapayapaan, ang Japan ay naghahanda na pala sa digmaan. At noong December 7, 1941, sorpresang nilusob ng mga tropang Hapon ang base militar ng mga Amerikano, ang Pearl Harbor sa Hawaii, kung saan mahigit 2,300 na tropa ng US ang nasawi. At dahil sa pangyayaring ito, opisyal na pumasok sa digmaan ang Amerika laban sa Japan. Bilang pagsuporta sa Japan, ang Germany at iba pang miyembro ng Axis Powers ay nagdeklara na rin ng pakikipagdigma sa Amerika. Ilang oras matapos salakayin ang base militar sa Hawaii, ang mga eroplano ng mga Hapon ay sumalakay sa Pilipinas at winasak ang hukbong himpapawid sa Clark Field, Pampanga. Dumaong ang Japan sa Hilagang Luzon sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon at General Douglas MacArthur na magiting na lumalaban sa mga Hapon. Ganoon paman, tuluyang nasakop ng Japan ang Maynila noong January 2, 1942. At ang pinakahuling pananggalang ng Pilipinas ay ang Corregidor at Bataan na pawang bumagsak din at tinawag itong The Fall of Bataan. Sa panahong iyon, nasakop na halos ng mga tropang Hapon ang Timog Silangang Asya, Hong Kong, Guam at Wake Islands. Narating ng Japan ang tugatog ng tagumpay sa pananakop sa Pasipiko noong 1942. Mabilis nilang nasakop ang Silangang Asya at Timog Silangang Asya at pinailalim ng Japan ang mga bansang kanyang nasakop sa loob ng isang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Sa kabila ng tagumpay ng mga Hapon ay unti-unti namang nakabangon ang Amerika mula sa pagkatalo sa Hawaii at sa Pilipinas. Gumawa agad ang mga Amerikano ng mga kagamitang pandigma bilang kapalit sa mga nawasak ng Japan. At pagdating sa Midway, natalo ng Amerika ang Japan. Sunod-sunod na ang panalo ng mga Amerikano laban sa Hapones. Unti-unti nilang nabawi ang isla sa Pasipiko na napasa ilalim ng kontrol ng Japan. Unti-unting bumagal ang mga tagumpay ng Axis Powers dahil sa mga malalaking pagkatalo nito sa Europa at Pasipiko. Samantala, napaalis naman ang pwersa ng Germany at Italy sa North Africa. At noong February 1943, nanalo ang USSR laban sa Germany sa Battle of Stalingrad
na itinuturing na pinakamadugong labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig na halos umabot sa 2 bilyon ang casualties. Samantala, noong 1943, natalo ng Amerika at Britanya ang Italy at Germany sa North Africa. Sinundan ito ng paglusob nila sa Sicily, Italy, kung saan napabagsak nila ang pamamahala ni Benito Mussolini. Sumuko ang Italy dahil sa pagsakop sa malaking bahagi ng bansang ito. Samantala, naganap ang isang madugo at matinding sagupaan, ang Normandy Landings o mas kilala bilang D-Day noong June 6, 1944. Dito nakalaya ang France at iba pang nasakop ng Axis Powers. Sa huling bahagi ng digmaan sa Europa, pinagtuunan ng pansin ang bansang Germany. Sa kaganapang ito, kailangang harapin ni Hitler ang Amerika at Britanya sa kanluran habang nilalabanan din niya ang USSR sa silangan. Kaya ibinuhos ni Adolf Hitler ang lahat ng pwersa at kapangyarihang militar. At dahil sa pinagsama-samang tropa at napakalakas na militar at kagamitang pandigma ng Allies Powers, pinagbobomba nila ang Germany noong February 1945. Saka ito pinasok ng mga sundalo at kasangkapang pandigma. Kaya sobrang nahirapan na ang tropa ng Germany sa pagdepensa sa kanilang bansa. At noong April 30, 1945, para hindi mahuli si Adolf Hitler, nagpasya itong magpakamatay sa kanyang bunker sa Berlin. At noong May 8, 1945, formal na sumuko ang Germany sa Allied Powers. Tapos na ang digmaan sa Europa, ngunit sa Pasipiko ay hindi pa din dahil mainit at matinding labanan pa rin ang nangyayari sa pagitan ng Japan at Amerika. April hanggang June 1945, naganap ang matinding sagupaan sa Okinawa, Japan. Maraming mga Amerikano at Hapon ang namatay. Isama mo pa ang mga taong walang kinalaman sa digmaan. At para matigil na ang pagtanak ng dugo, kung itotodo at sasakupin ng US ang Japan, pumayag si dating US President Harry Truman na gumamit ng bagong mapaminsalang armas, ang paggamit ng bomba atomika. Kaya noong ika-6 ng Agosto 1945, ibinagsak ng Amerika ang itinatago nilang sandata sa lungsod ng Hiroshima. Ito ang unang atomic bomb na ginamit sa digmaan, na halos ang buong siyudad ng Hiroshima ay nawasak at mahigit 100,000 ang nasawi. Ganoon pa man, nagmatigas pa rin ang Japan at nagpakita na hindi pa rin sumusuko. Kaya ibinagsak ng Amerika ang ikalawang bomba atomika sa bayan ng Nagasaki noong August 9, 1945. Dahil sa takot ng pangatlong atomic bomb, matinding radiation poisoning at ang pagdideklara ng Russia ng digmaan laban sa Japan sa Manchuria, noong September 2, formal na sumuko ang Japan kay General Douglas MacArthur sakay ng barkong US Missouri. At dito natapos ang pinakamapinsala, pinakamatindi at madugong digmaan sa kasaysayan ng mundo na umabot sa 70 hanggang 85 na milyon ang mga nasawi. Karamihan ay mga sibilyan, napakaraming sugatan, naghirap at bumagsak na mga ekonomiya ng bansa. Humina ang kapangyarihan ng Europeyong bansa, nagbigay daan sa paglaya ng mga kolonya sa Africa at Asia. Maraming bansa din ang nahati tulad ng Korea at Germany, at itinatag ang United Nations sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at share mo naman ito. At kung gusto mo naman na talakayin natin ang tungkol sa Vietnam War, magkomento. Salamat at God bless.